we are here para i-celebrate ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang salita, sapagkat ang salita ng Panginoon ay hindi po natin pwedeng ihiwalay sa Diyos mismo, sapagkat sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was a word, and the word was with God, and the word was God. At alam po natin, ang Diyos po, ang siyang nagpapala sa atin. Amen. Kung may hinihiling ka sa Panginoon, ang Diyos ang tumutugon. So, ako po ay pinagpala ngayong umaga at ako po ay pumunta po dito. Ang aking damit ay hindi po ganito, kaganda. So, praise God. God answers prayer. Pinalitan po at ayan. Ay, alam ko naman, ang Diyos ay hindi tumitingin sa outward appearance. He's looking in the heart. But, importante din pala yung nakapostura ka. Lalo na pag tayo po ay nagde-deliver ng salita ng Panginoon. Tayo po ay spokesperson ng Diyos ng kanyang mga salita. At sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, ito po yung pinapaalala palagi sa atin na kailangan po natin na ang ating kaluluwa ay palagi lang at ang espiritu ay palagi lang nating pinapakain ng salita ng Panginoon. Sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Kaya po, araw-araw, pinapakain po natin yung ating physical na katawan ng, kumbaga sa Singapore, mahilig yung Singaporean ng noodles. Dito naman siguro, mahilig tayo sa only rice at saka sa panginasal. So, into balance, hindi lang po pwede yung physical natin ang malakas, pinapalakas po natin ang ating spiritual na buhay para po tayo ay maging matagumpay. Amin po ba sa ating laban, sapagkat ang buhay Kristiyano ay hindi po bed of roses, ito po ay labanan. Amen. May battle po tayong nilalabanan at alam naman natin, Christ win the war on the cross. Amen. So, at isa pang purpose ng ating pagdadalo ay para po tumaas ang antas ng ating pananampalataya. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, consequently, faith comes by hearing and by the hearing of the Word of God. Kaya po tayo palagi nagbibis kada umaga, linggo, at dadalo para po ma-remind, mapalakas, at mabigyan tayo ng pag-asa sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. So, po, bago po tayo mag-simula, tayo po yung manalangin. Amang banal, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristos, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo at kami po'y dinakaw mo sa lugar na ito upang i-celebrate ang kabutihan ng iyong salita. Sapagkat sa iyong salita, mayroon pong buhay, buhay na masagana at pinagpalang buhay, Panginoon. Kaya naman, sa lugar na ito, ikaw ang aming tinataas, tinuwalhati, at pinupuri, Panginoon. Pagpalain mo po kaming lahat, huwag mo kaming hayaan na lumabas sa lugar na ito na talunan, bagkos pinagpala mo kaming lahat, malakas at Lord, excited palagi sa araw-araw na mayroon kaming Diyos na siyang tumutulong sa amin at nagpapala sa amin. Lord, maraming salamat sa iyo lahat ang kapurihan at karangalan in Jesus' name. Amen. So, we are now completing the Holy Week. Amen. So, kumbaga, ito yung araw ng pagka, buhay nung si Jesus ay namatay. But Jesus only die once. At siya po ay buhay na buhay araw-araw. So, ayan. At ang plano ng Diyos, bakit siya namatay doon sa cross ng Kalbaryo, para po bigyan ng ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Sapagkat sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So lahat tayo nagkasala, sabi ng Romans 3:10, lahat ay nagkasala, walang matuwid. So sama-sama po tayo lahat dyan. At praise God, mayroon tayong tagapagligtas, namatay doon sa cross upang tayo magkaroon ng buhay at buhay na masagana. Sino dito naka-attend ka ng leadership camp? Amen. So, yung mga hindi naka-attend, alam niyo po, yung tempo natin doon sa leadership camp, expand your
border. Sabihin po natin, expand your border. So, marami pong nais expand ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Gusto mo bang mag-expand ang laman ng iyong bank account? Amen. Sa Diyos natin kukunin yon. So, maraming nais ang Diyos na i-expand sa atin pong buhay. At sabi po dito sa John chapter 12 verse 24. Praise God. John 12:24, sabi po dyan, truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone, but if it dies, it bears much fruit. So si Jesus, kung hindi siya namatay doon sa cross ng Kalbaryo, manatiling isa lang siya. Amen? That's why, nandito tayo lahat, nag-expand ang kanyang kaharian dahil siya po ay namatay doon sa cross ng Calvary. Amen? So, the kingdom of God is purposely expanding. Kaya, gagamitin po tayo ng Panginoon para mas lalo pang mag-expand ang kaharian ng Panginoon para lalo pang dumami ang pinagpala ng Diyos. Amen? So, whoever loves his life, lose it, verse 25, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. So, sabi pa dyan, dugtong sa verse 26, if anyone serves me, he must follow me. Pag tayo daw ay naglilingkod sa Panginoon, sumusunod po tayo sa Panginoon. And where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Alam mo po, yung tinatawag na honor, happy for po yan. Amen? So, marami pong favor ang Panginoon sa atin. Kaya naman, pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, favor comes upon you. Amen? So, kaya naman yung ating pinapagawa dyan ngayon, sa vision, sa vision lang yan sa simula, nagkakaroon ng provision at magmamanifest po yung 5,000 seating capacities na binibuild dyan sa atin pong harapan. So, sabi dyan sa verse 25, whoever loves his life, lose it. Whoever loves his life, lose it. Ibig sabihin, huwag po nating sarili lang natin ang identity natin. Kasi mawawala ng kabuluhan. Ang ibig sabihin, intindihin mo naman na maging parte ka sa pagpapagawa ng ating favor at determinant. Para pag nagre-report po, si Bisa po dito, alam mo, parte ka ng pagpapagawa ng favor auditorium. Amen? Masaya po ang isang tao na naging parte sa gawain ng Panginoon. Tingnan mo, nagre-report po dito ng progress, tapos kung hindi nagbibigay, dyan ka lang, malungkot po. Amen po ba? Kaya, we are always encouraging everyone. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan sa bawat isa sa atin na magkaroon ng kayamanan. So, pag alam niyo po, hindi po kawalan ang pag. So, sa principle ng mundo, pag nagbigay ka, mawawalan ka ng laman. Pero sa principle ng langit, pag nagbigay ka, aani ka. Amen po ba? So, praise God. At ngayon, hindi po tayo mauubusan pag tayo po ay nagbibigay. Hindi rin po tayo magugutom. Amen? Because it is God. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10, sabi po dyan, he who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply. So, it speak about expanding. Ini-expand niya. Siya ang mag-expand, ang Diyos mismo. You will be enriched. Papayayamanin ka ng Panginoon
I-enlarge niya ang influence mo, i-enlarge niya ang kabuhayan mo, i-enlarge niya ang lugar mo. Amen? So, you will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. So, palagi, ang resulta ng ating pagsusuporta sa gawain ng Panginoon, it brings glory to God. So, ayan palagi, tandaan po natin yung motive palagi natin sa pagbibigay, kung malungkot ka namang nagbibigay, ay huwag na lang. Kasi po, sa Bible, nais ng Diyos na masaya po tayo pag nagbibigay. Amen. So, I declare, alam niyo po, hindi naman ako propeta, pero I believe in the word. I believe, therefore I speak. So when I declare something which I read from the Bible, I am reiterating the prophetic word of God. And God is the same yesterday, today, and forever. So the power of the word still there. So ayan, sabi po, and I will declare to all of you that God will expand your account, your finances. God will expand your territory. God will expand your influence. God will expand your ministry. Amen. So praise God. When you believe, palakpakan mo ang Panginoon. Ayon po ang aking introduction. Now, if you have your Bible with you, please open in Matthew chapter 27, from verses 11 to 26. And yan po yung akin pong ating pagbulay-bulayan ngayong umaga. At ang passage po na ito ay napakahalaga. Very important po ang passages na yan, na ang tinutumbok na ito ay yung pinakaseryosong katanungan sa buhay po ng bawat isa. Bawat babae, bawat lalaki, ito po ang katanungan na dapat po nating sagutin. At yung tugon po natin, at yung sagot po natin sa katanungan ito, it will determine our life and our destiny. So it will determine yung sagot po natin dyan sa katanungan na yan. It will determine the direction and destiny of our life. Sabi po sa Matthew chapter 27 verse 22, ayan po, Pilate said unto them, what shall I do with Jesus who is called Christ? What shall I do with Jesus who is called Christ? So that's the question kung saan ko kinuha yung title ng aking message. Hindi ko nakita yung pinaka front page ng ating message. Pwede ba natin palabas yun? Yung the very front page? Yung title. Oh, ayan. So ito po, the Holy Week verdict. So pag narinig po natin yung Holy Week at yung verdict, mayroon pong trials. Amen po ba? Sa Senado ngayon, mayroong mga trials dyan. But they cannot give verdict sapagkat they have no authority to judge doon yung mga kanilang mga resource person doon. So ang pwede lang magbigay ng verdict ay yung judge. So today, I will make you judge. And later on, in the end of this study, Bible study, you will give your verdict kung ano yung magiging verdict nyo. Sabi niya, what shall I do with Jesus? So later on, there is a trial, so we will make this room a trial room. Amen? Okay ba kayo doon? Magiging judge po kayo. At bawat isa ay magbibigay ng verdict patungkol kay Jesus. So, at alam po natin,
Pilate has asked the right questions but ended up with wrong answer. Mali po yung kanyang pinagtanungan, kaya siya po ay his life ended up in misery. So I hope and pray that after hearing the word today, you will give a right verdict, and I believe this will bring your life a prosperous, a victorious life, loving the Lord our God. Amen. So, para po manuhan po natin ang scene, ang scenario ng ating pag-aaralan, tingnan po muna natin ang verse 1 and verse 2. Chapter 27, verse 1 and 2. Sapagkat dito po natin makikita ang transition ng trials. So, mayroon pong unang 3 pieces ng trials at sa pangatlong, at mayroon din na sumusunod na pangtatlong pieces ng trials. So, unang trial po, there is this Jewish community trials. So, una, alam po natin si Kayapas. Siya po ay tinry niya si Jesus at in the end, wala po siyang nakitang kamalian. After Kayapas, Annas the priest. Narinig po ba yung mga pangalan na yan? So, if you are reading our Bible, narinig po natin yan. After ni Kayapas, Annas also trial Jesus. At sa kanyang paglilitis sa Panginoon, wala rin siya po siyang nakita ang kamalian. At pangatlong nag-trial sa kanya, sa Jewish trial, ay yung mga Sanhedrin. Alam po natin, ang Sanhedrin, they are composed of Pharisees and Sadducees. Mga lawyers po yan, nagtipon-tipon ng Sanhedrin para litisin si Jesus. So, of course, wala naman silang nakitang pagkamalian kay Jesus at ang kanilang accusation sa Panginoong Hesus ay yung tinatawag na blasphemy. Sapagkat sinasabi ni Jesus sa kanila, I am the Son of God, which is true, siya ay anak ng Diyos at totoo. Amen? So, ang motive ng kanilang verdict, ang kanilang trials kay Jesus ay inggit. Amen? Sabihin mo sa tabi mo, masama ang inggit. So, alam niyo po, pag kinumpara mo yung buhay mo sa buhay ng kapitbahay mo, magkakaproblema ka. Alam po ba natin yan? Bumili ng isang ano yung kapitbahay mo, ikaw wala, maiinggit ka. At nakikita po natin dito sa Bible na yung inggit kills. So dahil sa inggit ng mga Pharisee na to, mga Sanhedrin, it end up the death of Jesus. Amen? Akala nila, yung kanilang ginagawa ay ang pagpatay lang sa Panginoon sa ganong-ganong paraanan. But God has purpose. Merong plano ang Diyos na talagang mamamatay si Jesus sa ganong kaparaanan sapagkat ang purpose ng kanyang kamatayan ay walang iba kundi iligtas ang sanlibutan. So, praise God! Ayan, nakikita po natin dyan sa Matthew chapter 1 verse 27 verse 1 and 2, when morning came. So alam niyo po, yung pagdating ng umaga na yan, it is 5 o'clock in the morning. Hating gabi, hinuli si Jesus doon sa Gethsemane, dinala sa bahay ni Kayapas, dinala sa bahay ni Annas, nagtipon-tipon ang Sanhedrin, inakusahan si Jesus, wala silang makikita ang kamalian. Jesus is blameless, he is fitted to be pure lamb to be sacrificed for our sins. Amen? So when the morning came, natapos na silang litis sa Panginoon, alam niyo po, yung paglilitis ng hating gabi, illegal. May narinig mo kayong mga usap-usapan ng hating gabi, tapos pagdating ng umaga, mayroon ng verdict. Illegal po ang paglilitis ng hating gabi. Kaya naman, alam nilang illegal, pinarating nila ng umaga. From 5 a.m., when the morning came, ito yung
pasikat ang araw, yung in between na ano, na madilim pa at may bukang liwayway. So, when the morning came, all the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. So, mayroon po silang verdict na doon sa kanilang paglilitis nung gabi, illegal, na ilagay si Jesus, papatayin si Jesus. Yan po ang senaryo ng atin pong direksyon nating pag-aaral. So, about 1 a.m. to 3 a.m., nangyari ang paglilitis, dumating ang umaga, gusto nilang i-summarize. Gusto nilang i-summarize yung kanilang verdict. At alam po natin, ang mga Jewish people, they have no rights, illegal po sila na mag-execute ng mga Hudyo. Wala silang karapatan. Pag sila po ay nag-execute ng mga Hudyo, hindi po sila legal. Kaya pagdating ng umaga, makikita po natin dito, they bring Jesus to Pilate. So ang may legal lang na pag-execute kay Jesus ay walang iba kundi ang Romans. Yung Romans soldier, yung Romans authority. At si Pilate, isa po siyang governor, he was assigned by the Romans authority to lead in Jerusalem. So doon nila nilitis si Jesus, dinala ng mga Jews na to si Jesus para maging legal yung kanyang paglilitis na illegal. So para pag tinanong sila ng mga tao kung bakit nila pinatay si Jesus, ay legal po yan. Sapagkat ang naglitis niyan ay Roman. Sila po may authority. So, praise God. Verse 2, sabi diyan, and they bound him and led him away and deliver him over to Pilate the governor. So wala silang authority, illegal sila, dinala nila kay Pilate para maging legal yung kanilang pagpatay, pag-execute kay Jesus. So, ngayon, pupunta po tayo sa second phase ng trials, the trials of the Romans to Jesus. Dito mayroon pong tatlong scenario na naman. Una, unang phase ng trial ng mga Romans ay kay Pilate. Pangalawa, ay si Herod. Narinig niyo ba si Herod? Dinala kay Herod. At ang pangatlong trials na nag-try kay Jesus ay walang iba kundi crowds. So later on sa pangatlong trials, I will get in for you to give your verdict. So sabi po dyan, Matthew 27:11, now Jesus stood before the governor. So si Jesus ngayon nakatayo na kay Pilate bilang isang judge. Diba, sa korte mayroon nakatayo yung akusado at mayroong judge na nakaupo at nililinis ngayon yung akusado. Sabi niya, now Jesus stood before the governor and the governor asked him. So mayroong cross-examination na nangyayari. So, are you the king of the Jews? Jesus said, you have said so. Straightforward. So, ano sa palagay niyo ang lalabas na verdict? So, ang lumalabas na verdict sa lahat ng kanilang paglilitis that Jesus is without fault. He is blameless, walang kasalanan doon sa ang lumalabas sa kanilang paglilitis. So, lahat ng accusations, lahat na pinagsamang effort ng demonyo at sa mga tao laban kay Jesus, wala silang makikita ang kapansanan o kaya kamalian sa kay Jesus. Nakakasunod ba kayo? Praise God. And the record stand that they execute Jesus because of hate. Dahil inggit sila. Si Jesus, nung sa mga ngaral si Jesus, maraming pinapagaling, maraming himalang ginagawa si Jesus. Sila, walang power ang kanilang pag-share ng Word of God. Kaya naman, nainggit sila kay Jesus sapagkat maraming crowds ang sumasama kay Jesus, maraming crowds ang naniniwala kay Jesus, at yung kanilang crowd nalilipat kay Jesus. So, nainggit sila
At ang tanging nais nila para matigil ito ay patayin si Jesus. And sa flow ng mga verses, from verse 11 to 26, makikita po natin ang elements, the important elements para po sa bawat isa sa atin. And each of them demonstrate the innocence of Christ. Each of them shows His perfect righteousness. So ano ang accusation? So saan niya kinuha yung cross-examination niya kay Jesus? Sa parallel verse, sa book of John, chapter 18, tingnan po natin. John, chapter 18, verse 28. And they lead Jesus from the house of Caiaphas. So mula sa house, sa bahay ni Caiaphas, they lead Jesus to the governor's headquarters. So yun yung proper binyo. Kasi illegal silang maglitis. Dinala sila si Jesus sa proper judicial house doon kay sa governors, kay Pilate. So it was early in the morning. Maagang maaga. They themselves did not enter the governor's headquarters. So hindi sila pumasok doon sa courtroom. Bakit? Hindi sila pumasok. So that they would not be defiled but could eat the Passover. Alam niyo naman po, yung mga Hudyo, bawal kumain, bawal makadikit sa mga Gentiles. Amen? Kaya sa temple sa Jerusalem, mga Jewish lang ang sa loob ng temple, ang mga Gentiles na sa labas lang. Kasi they will be defiled pag sila po ay umupo katabi ang mga Gentiles. Kaya hindi sila pumasok, para kasi ang time na yan, it is a Passover. So yung week na yon, Monday, pumunta si Jesus, sakay sa donkey, maraming tao sa kanya. Blessed be the name of the Lord, di ba? Monday, may mga palaspas, ang mga tao nilagay yung mga dahon doon sa daan. They welcome Jesus entering the city at nagsasabi, Hosanna is the highest, sabi nila kay Jesus. Then, dumating ang umaga at dinala si Jesus kay Pilate at hindi sila pumasok sapagkat it is a day of Passover pagdating ng Sabbath. So, praise God, nasa judgment hall, nandyan, ayaw nilang ma-defiled. Yun kanilang tradisyon, na pag dumikit sa yung Hudyo sa mga Gentiles, they will be unclean. So, tuloy natin. What did Pilate did? Verse 29. John 18, verse 29. So, Pilate went outside to them. Magagaling itong mga Hudyo na to, malalakas. Ano? Si gobernador nasa loob, ayaw nilang pumasok. Di si Pilate ang lumabas. They are bullying the governor. They are bullying Pilate. At sabi diyan, lumabas. Alam niyo po, yung parang porch doon sa judgment hall na yon, parang ganito, kalsada diyan, nandiyan lang sa kalsada sila, si Pilate nakatayo doon sa elevated platform ng kanilang porch at nagdiskusyonan malayo. At sabi niya, what is the accusations do you bring against this man? So ano ang accusation niyo? Ano ang dahilan niyo? Bakit niyo dinala ang taong ito sa akin? So sinasabi niya, give me your indictment. Mayroon kang accusations? Mayroon bang nakasulat ang ano yung pag nagkaso ka, mayroong ayan, yung unang tatanggap ng iyong kaso. So ano yung indictment? Ano nireklamo ng tao para sa kanya? Oh, praise God, yun na yun. So you brought him here for trials, wala kayong accusation. Sabi niya. So the court is open, bukas ang Rome, bring your accusation. Sabi ni Pilate doon sa mga nakatayo sa kalsada. So sa totoo lang po, ito ang legal battle, itong unang trial na nangyari kay Jesus para po siya ay i-cross-examine.
So Pilate, the Roman governor, siya po ay nilagay doon ng Roman authority to handle the peace and security ng Palestine and the area of Jerusalem. So siya po yung, kumbaga, pinagkatiwala sa kanya ang governance. So, alam natin, may iba pang mga rulers dyan. Sa Galilee, mayroong rulers. Ito, yung mga Herod's family. So nandyan si Herod Antipas. Sila din yung mga representative ng Romans. Dyan din si Herod Phillips. Mga magkakapatid dyan. At dyan din si Herod Archelaus. So alam niyo po, si Herod the Great, siya po yung pinagpapatay niya yung kanyang mga anak. Pag-treat sa kanyang position, he killed kasi ayaw niyang agawin ang pwesto. So mayroon siya mga anak na nakapagmana din. Naiwan nakapagmana ng konting yaman ni Herod. At sila ngayon yung mga natitirang nagro-rule din. Pinag-atasan ng Romans authority. So basically, sa judicial process, walang authority yung Jews. Sila ang nagmumuno, sila ang may authority, sila ang proper judicial trial sa lugar, sa time na yon, at sila yung pwede mag-execute sa pag-execute sa lahat ng mga criminals na kanilang in-execute. So nag-start ang trial ito ngayon, John chapter 18 verse 30. Ayan. So they answered him, if this man were not doing evil, walang akusasyon, ano? Kung hindi siya kriminal, we would not have been delivered him over to you. Ang isang tanong, sinagot din ang tanong. Minsan mayroon tayong naranasan nung nagtatanong ka, tanong din sagot sa iyo. So si Pilate, tinang, what is your accusation? Sabi niya, sabi ng mga Hudyo na nag-akusa, eh kung hindi kriminal ang taong yan, kung hindi gumagawa ng mabuti, hindi namin dadalhin yan sa iyo. Ang gusto namin, mag-execute mo lang siya, sumunod ka na lang sa amin, gawin mo lang yung nais namin gawin. So, gusto niya, wala nang trial, basta execute mo siya, kayo ang may authority, sumunod ka na lang sa amin. Alam niyo po, ang mga Jews na to, they are bullying Pilate. Sapagkat si Pilato, there are three instances na nangyari sa kanyang buhay na maraming nag-riot, maraming nag-wilga, maraming nag sa kanyang pamumuno sa lugar ng Jerusalem in his time. Nung bago siyang inassign sa lugar, nung pakita siya ng kanyang power, pinamarcha niya yung kanyang mga sundalo at dala-dala ang banner, mayroong idols ni Caesar yung kanilang banner. So bawal sa Israel yung idols. So nagreklamo sila doon sa head power at nireklamo nila si Pilate. At in the end, bumigay si Pilate at sumunod doon sa kanilang high ranking power. So ayan, natalo sa his position is parabang nawala, pwede siyang tanggalin. So second time, nawala ng tubig sa Jerusalem. At dahil siyang nagmumuno doon, nagpatayo siya ng aqueduct. At ang perang ginamit niya, kinuha niya sa temple. Nagalit ulit ang mga Hudyo, nagreklamo ulit, mayroong magbunti ng mag-riot, at ayan, pinagalitan ulit si Pilate. Second time. At third time, mayroon na naman siyang nagpagawa ng bahay, barracks ng kanyang mga sundalo. At nilagay ulit yung mga idols doon sa kanilang lugar. So third time, he did this abominable things doon sa lugar ng mga Hudyo. At mga Hudyo, nagreklamo doon sa high authority, at always pinagbibigyan sila. Kumbaga sila yung may power ngayon. At yung mga Romans, although sila yung may authority, sunod-sunod na lang sa mga Jews. Nakasunod ba kayo? So praise God. Ngayon, dahil walang charges, ano ang verdict ni Pilate? John chapter 18 verse 31. Praise God. Hanggang anong oras tayo dito? Bilis-bilisan natin. Verse 18:31, sabi po dyan,
Pilate said to them, "Take him yourself and judge him by your own law." Wala akong nakitang kasalanan sa taong yan. Dalhin nyo yan, judge nyo siya ayon sa iyong mga sa batas. So, sa tingin ko, sabi ni Pilate, wala siyang kasalanan, he did not deserve death. Wala siyang, he didn't deserve yung kamatayan. So, the Jews said to him, sabi dyan, sinabi ng Diyos, mga Hudyo sa kanya, "It is not lawful for us to put anyone to death." Kaya mga kapatid, illegal sa kanila yung pag-execute kay Jesus. Kaya sila, nais nila si Pilate ang mag-execute para wala silang, pag tinanong sila ng mga tao, sapagkat sa time na yon, marami ng supporter si Jesus. At natatakot din sila na mag-riot ang mga tao. So they are not lawful to execute Jesus. At anyway, kung illegal nilang papatanagawin, pwede naman. Alam natin si Stephen. Ano po yung si Stephen, binato nila, pinatay nila, illegally. So they can do, but illegal. Sa kay Jesus, hindi nila pwedeng gawin sapagkat sa time na yon, marami ng taong follower si Jesus. So wala silang power mag-execute. Of course, it is always a God's plan. Ang lahat ng bagay ay hindi aksidenteng pangyayari sapagkat it is always written in the Bible. It's a prophetic word from the Old Testament na ang bagay na ito ay mangyayari sapagkat ito ay plano ng Diyos. So, tuloy natin. Verse 32, chapter 18. This was to fulfill the word that Jesus has spoken to show what kind of death he was going to die. So Jesus mismo, alam niya kung paanong kamatayan ang kanyang daranasin. So, walang nag-iba sa plano ng Diyos sa pagkamatay ng Panginoong Jesus. So, ano ang purpose kung bakit siya mamamatay sa ganong paraan? Verse John 12:32-33. "And I, when I lift him up from the earth, will draw all people to myself." This is for expansion of the kingdom of God on earth. He said this to show what kind of death he was going to die, drawing people to him. Unless a kernel of seed die, there is no fruit. So kaya sa pagkamatay ni Jesus, maraming natawag na mga anak ng Diyos. Ang plano ng Diyos, "You will be my people and I will be your God." So that's the plan of God sa ating lahat na magkaroon tayo ng Diyos at tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? So, ang ginawa nila, they are only fulfilling the prophecy of the Word of God. Back to Matthew chapter 27. Ngayon, mula sa labas si Pilate, pumasok sa loob. Si Jesus na sa loob, nakatali, nililitis. Ayan, ang senaryo. Then the governor asked him. Pasok si Pilate sa loob. Tinanong si Jesus, "Are you the king of the Jews?" Yun po ang accusation. At saan naman niya kinawa ang accusation na yan? Yung cross-examination niya. At ngayon, titingnan naman natin ang book ni Dr. Locke. Luke chapter 23 verse 2. The accusation. Ito yung akusa. "And they began to accuse him. We found this man misleading our nation and forbidding us to give tribute to Caesar and saying that he himself is Christ, a king." So yan po ang accusation. Sabi niya, "We found this man leading insurrection." Mayroong nagre-rebelde siya ang leader. Sabi niya, "Forbidding us to give tribute to Caesar." Binagpabawal daw ni Jesus magbigay ng tax kay Caesar. Yun ang accusation. At pangatlong accusation, that he himself is Christ the King. So yung mga accusation na to, ang mga Romans authority, seryoso po sila sa pagpapatubad ng batas sa mga taong rebelde.
sa mga taong magnanakaw at sa taong ayaw mag-tribute ng tax at doon sa mga nagtitreat sa paghahari ni Herod. So, di ba? Pinagpapatay nga ni Herod kahit anak niya kung treat sa kanyang kingship. At yung paglilin, pag-mislead yung rebellion, maraming pinagpapako, maraming in-execute ang Romans sa mga ganong kaso sa time na yon. At they are serious sa execution ng mga ito. At yung pagbibigay ng tax kay Caesar, not of course, this accusation is not true. Hindi sinabi ni Jesus yan. Ang sinasabi ni Jesus, wala siyang sinasabing, oh, mag-rebelde kayo, kalabanan niyo mga Roman. Jesus didn't. Sa pagdating sa tax, sabi ni Jesus, give to Caesar what is due to Caesar, give to God what is due to God. So, sa mga accusation, walang silang kita ang pagkakamali si Jesus. Doon sa kingship naman, ay si Jesus, sabi ni Jesus, anong klaseng king siya? At makikita po natin dyan, ang tinutukoy ni Jesus na siya ay hari, not of this world, but siya po ay hari ng of the kingdom, the spiritual kingdom na nais ng Diyos para sa kanya. Tuloy natin, John 8:33. So praise God. So Pilate entered his headquarters again and called Jesus and said to him. So pumasok sa ulit, tinawag si Jesus, totoo ba? Are you the king of the Jews? So Jesus answered, do you say this on your own accord or did others see it to you about me? 35, Pilate answered, I am a Jew. Your own nation and chief priest have delivered you over to me. What have you done? Itong mga Hudyo nito, mga leaders ng sect nyo, ng law nyo, tinurobin ka sa akin para litisin, execute. Ano ginawa mo? Diba? So Jesus answered, yes, I am a king. Sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. So ang kanyang pagkaharian ay hindi sa mundong ito. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting that I might not be delivered over to Jews. But my kingdom is not from the world. Kayang-kayang ni Jesus tawagin ang mga anghel na at talunin itong mga Hudyo na to. Kayang-kaya ni Jesus. But sabi niya, my kingdom is not in this world. So, Troy, John chapter 18, verse 38. Praise God. John 18, 38b. So he went back outside to the Jews and told them, tinanong si Jesus, can Rose examine? Wala siyang makita ang kasalanan. Balik ulit doon sa mga Jews. Sabi diyan, he went back outside to the Jews and told them, the verdict, I find no guilt in him. So, wala siyang makita ang guiltiness, wala siyang makita ang kasalanan, and that is the verdict of the judge. Sa Pilipinas, pag sinabi ng judge, acquitted ka, acquitted. Amen? Malayang malaya ka. Kahit sinong judge ang magsalita na wala siyang kasalanan, pwede ka nang umuwi, pwede ka nang pakawalan at i-enjoy ang kalayaan mo bilang isang mamamayan. So, the verdict is rendered and it comes out, I find no guilt in him. Jesus is not guilty. No fault, not guilty. Now, back to Matthew chapter 27. Tuloy natin. Matthew chapter 27 verse 11. Now Jesus stood before governor and the governor asked him, are you the king of the Jews? Jesus said, you have said so. You said it. At in-explain niya kung anong klase king siya. At doon sa book of John, alam natin kung paano hindi siya king of this world but his kingdom is spiritual kingdom. So hindi siya threat doon sa kingship ni Caesar. Wala siyang ano doon, wala siyang kasalanan, hindi siya kaagaw ng pagka-king ni Caesar. Matthew 27 verse 12,
14, but when he was accused by the chief priests and elders, he gave no answer. Pag ang chief priest ang nag-aasok sa kanya, tahimik siya. He's quiet like a lamb led to slaughterhouse. Walang sinasabi because the verdict is already given and he is not guilty. So he gave no answer. At yan po ang ating point. So the first element na kita natin sa picture, sa scenario, number one element is the accusation of the Jews. Yan po yung unang elemento na nakikita po natin sa pagtatrial kay Jesus dito sa unang paglilitis. The accusations of the Jews, which is baseless, at ang dahilan bakit siya inakusa, inggit lang. Amen? Bawal mag-akusa ng inggit lang. Amen? So, ang inggit, nakakamatay. Kaya, tandaan po natin, sarili natin, be satisfied with what you have. Amen? So, kung ano mayroon tayo, pasalamatan natin sa Panginoon. So, well, four accusations to him is baseless. Pangalawa, second element, the attitude of the Lord. Next slide. The attitude of the Lord. His attitude demonstrates that he is absolute perfect. So like a dove, perfect, walang sagot doon sa mga accusation sapagkat alam ni Jesus wala siyang kasalanan. At nagbigay na ng verdict yung judge, he is not guilty. So, habang siya po ay inakusahan, sabi sa verse 12 and 14, he is quiet and very calm. Matthew chapter 27, 13 to 14, sabi sa verse 13, then Pilate said to him, do you not hear how many things they testified against you? So maraming accusations. But he gave him no answer. Walang sagot si Jesus. Not even a single charge, so that the governor was greatly amazed. So walang, hindi naman siya troublemaker, hindi naman siya, nagbabayad naman siya ng tax, hindi siya threat doon sa kingship ni Herod, walang nakita si Pilate, he is, siya po ay blameless. Praise God, tuloy natin. At alam niyo po, habang nasa gitna si Pilate, si Pilato sa ganong trials, he's in the middle, siya po'y na-trap, ayaw niyang execute si Jesus, gusto niyang palabasin, gusto niyang iakwit, at sa kanyang, in the other side naman, the Jews is pressing him to execute him. So, nandito, nasa gitna ang judge, na-trap, walang magagawa, and alam po natin, his position, his work is in jeopardy. Sapagkat, isa na naman tong magre-reklamo na naman ang Jews, tatlong bisis na siyang nireklamo, at yung kanyang trabaho bilang gobernador, bilang leader ay in jeopardy. So, Luke 23 verse 5, but they were urgent saying, he stirs up the people, teaching throughout all Judea from Galilee even to this place. So, sa mga sagutan, narinig niya. Mayroon siyang narinig na Galilee. Diba? So, from Galilee, itong taon na to, stir up the crowd from Galilee hanggang dito sa Jerusalem. So, pumasok sa isip niya, Galilee. So, nagkaroon na naman siya ng solusyon sa kanyang problema. Natrap siya, para makalabas siya sa pagkatrap sa kanya, narinig niya yung Galilee. At sabi dyan sa verse, Luke 23 verse 7, and when he learned that he belonged to Herod's jurisdiction, he sent him over to Herod, who was himself in Jerusalem at that time. So 5 a.m. in the morning, tuloy ang accusations. Narinig niya taga Galilee at si Herod, siya yung ruler ng Galilee, gusto niyang makalabas doon sa pagkatrap sa kanya. Hinanover niya kay Herod. Para si Herod na yung maglites, bahala ka na Herod, kung execute mo siya, execute mo. Basta ako, wala na ako doon sa scenario. So, pardon natin, si Herod naman, pinadala sa kay Herod, at si Herod ngayon, si Herod Antipas, alam niyo po, kilala niya si Jesus.
Siya po ay ruler doon sa Galilee, at yung Galilee na yan, malapit po yan doon yung Nazareth. Nazareth, kami po ay napunta doon sa Israel, at ang Galilee na yan, si Pastor Jojo, ayan mga... Nazareth is in the province of Galilee. At ang nagro-role dyan ay walang iba kundi si Herod. At si Herod, kilalang-kilala niya si Jesus. Maraming himala na nangyari sa Galilee. Five loaves of bread and two small fish. Nangyari po yan sa banda sa Galilee. At 5,000 people eat unsatisfied. So, siyempre, maraming tao, maraming magkukwento kay Herod. At alam na yun ni Herod na itong si Jesus na ito, marami siyang ginawang himala. So maraming lepers, pinagaling. Maraming may sakit, pinagaling si Jesus. That's why this Herod, he knows Jesus. So tuloy natin, Luke chapter 23 verse 8 to 10. When Herod saw Jesus, personal niyang nakita si Jesus, dati naririnig niya lang. Ayan ngayon, sa harap niya si Jesus. When Herod saw Jesus, he was very glad, tuwang-tuwa. Ah, makakita ako ng himala nito, di ba? So, for he had long desired to him, because he had heard about him, and he was hoping to see some sign done by him. So, gusto ni Herod, makita din siya ng signs, wonders, and miracles na yung mga ginagawa ni Jesus. Kaya itong tuwa siya, yung nakita niya si Jesus. So, verse 9, so he questioned him at some length. No answer, di ba? The verdict is already given. Ikaw ay taga Galilee ka, doon ang authority mo. Dito ako sa Jerusalem, ang may authority dito, si Pilate. Pilate, give me the verdict, I am innocent. I will not answer you. So hindi niya, wala siyang sagot. So the chief priest, verse 10, and the scribe stood by, vehemently accusing him. So tumatalon-talon na sila. Taong yun, maraming yung ginawa. Pero si Herod, si Pilate, define Jesus walang kasalanan. So, siguro nakita ni Herod si Jesus, ano, bugbog sarado. Ito ba, threat ba to kay Caesar? Nakatali, nakabugbog sarado, may pasa-pasa. So, wala siyang nakikitang treat kay Jesus. So, tinanong niya si Jesus, walang sagot, at comes the third trial. So, si Pilate, he assumed that Herod's verdict is not guilty. So, dito ngayon, the third phase of the trial. Luke chapter 23, verse 13 to 14. Pilate then called together the chief priest and the rulers and the people, and said to them, You brought me this man as one who was misleading the people. And after examining him before you, kinus-examine ko siya sa harap nyo, sabi niya, behold, I did not find this man guilty of any of your charges against me. So, walang nakitang kamalian. So, and the third element, the last one, sabi niyo, praise God. Lastly, the hostility of the crowd. So you will be involved in this portion of verdict, at kung paano ang crowd naghusga kay Jesus. So the accusation of the Jews, the attitude of the Lord, and the hostility of the crowd, and all speak about the perfection of Jesus Christ. So, yung first three phase, Roman trial, at dito ngayon sa trial na ito, nakikita natin si Pilate, dahil binalik ulit sa kanya kay si Jesus, he's on the trap, priest in between the crowds and the Jews. So, may naisip ulit siyang paraan. Alam niyo po, yung tao pagdipit, maraming inisip na paraan kung paano makalusot. Amen? So, may inisip naman siya. And this idea could bring him out of the pit, out of the trap.
So Matthew chapter 27 verse 15, now at the feast, so mayroong piyesta. That is the feast of Passover every once a year. So dito sa Passover na ito, once a year lang nangyayari, the governor was accustomed to release for the crowd one prisoner whom they wanted. So ayan, may nakita na akong paraan si Pilate para makalusot ulit siya. Ito, ibigay ko sa crowd. Crowd ang mag-judge ngayon. So as an act of kindness and goodness of this governor, kung mayroong criminal, nais niyang nirelease isa sa paghiningi ng crowd. So, ito yung nakikita niya, na alam na malam niya pag sa parte ng mga Hudyo, talagang i-execute si Jesus. Ngayon, para magkaroon ng class between the Jews and the crowd, gagamitin niya ngayon ang crowd para matakot itong Jews sa mga crowd. Pag pinili ng crowd kung sino ang kanilang pipiliin. So verse chapter 27 verse 16, and he had then a notorious prisoner called Barabbas. So itong scapegoat niya, para labas siya, crowd ngayon ang magde-decide. So si Barabbas, a notorious prisoner. Sabi sa John chapter 18 verse 40, siya po ay magnanakaw. At sabi naman sa Mark chapter 15 verse 8 and Luke chapter 23 verse 19, siya po ay insurrectionist, rebelde. At he is a threat. Threat siya sa mga Hudyo, ganoon din sa Romans. Kasi po magnanakaw nga siya, insurrectionist and killer, a murderer, itong si Barabbas. Pinapipili ngayon ang crowd. Piliin mo ngayon itong murderer o itong innocent. Sabi niya. So, alam niyo po, mayroon pong itong si Barabbas na ito, he's due to crucify. At alam natin, tatlo dapat silang i-crucify doon. Yung dalawang sa kaliwat kanan ni Jesus at itong si, kung wala si Jesus, itong si Barabbas dapat ang nandoon. At ang istorya, because Barabbas has been acquitted, Jesus was crucified doon sa kanyang cross na para dapat sa kanya. So tuloy natin, Matthew chapter 27 verse 17, so when they had gathered, so nagtipon, they're all out in front row screaming. So sila mismo ang naglead ng crowd with accusations of Jesus. Pilate said to them, whom do you want me to release for you? Barabbas or Jesus who is called Christ? Sinong nais natin i-release? Si Barabbas o si Jesus who is called Christ? So, very clear, ini-emphasize ni Pilato yung gravity ng kasalanan ng itong kriminal na ito at yung innocence nitong isa na ito para mamili ng tama ang crowd. Pipiliin mo ba? Sabi niya, your anointed, your Messiah, or Barabbas, a criminal. So, ang nasa isip niya, isip ni Pilate, alam niya itong pipiliin itong mga Hudyo leader na to, si Barabbas para si Jesus ma-execute. At iniisip niya, maraming supporter si Jesus. Di ba? Sabi natin kanina, Monday nung triumphal entry, maraming pumupuri kay Jesus. Hosanna is the highest, blessed is the coming of the Lord. So maraming nag-cheer kay Jesus. At maraming pinakain si Jesus sa kanyang miracle. 5,000 people, hindi kasama ang wife and children. So, Pilate, iniisip niya, they are there in the crowd, stand with Jesus. Yun ang iniisip niya. But, sad to say, buti pa si Pastor Kips, maraming nagsuporta sa kanyang prayer rally.
Sa scenario na ito, no one support Jesus. Sabi sa verse chapter 27 verse 20-23, now the chief priest and the elders persuaded the crowd to ask Barabbas and to destroy Jesus. The governor again said to them, so itong mga leader na to, they persuade the crowd, choose Barabbas instead of Jesus. So makapangyarihan, alam nyo po, pag may influence ang mga leaders, takot yung ano, no? Halimbawa, kapitan. May kapitan ba dito? Pagkontra ka sa wala kang five piece, di ba? So kailangan sumama ka. Yung mga mabait naman yung mga kapitan ngayon. Amen? Kahit kalaban, pinagbibigyan ng five piece. Praise God. So dito, sa kwento. Now the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and destroy Jesus. The governor again said to them, which of the two, inulit niya, which of the two do you want me to release for you? Crowd, yung pinakain ni Jesus ng 5,000, stand up and cheer for Jesus. Diba? Gusto niyang marinig yung, we want Jesus! We want Jesus! So, sadly, and they said, Barabbas. Verse 22, Pilate said to him, then what shall I do with Jesus who is called Christ? Anong gagawin ko sa kanya? I find him not guilty. I find this Barabbas criminal. You choose Barabbas. Anong gagawin ko ngayon kay Jesus? Your Messiah, your anointed one, anong gagawin ko sa niya? Sabi ng crowd, they all said, sabi dyan, they all said, let him be crucified. In one unison voice, nobody cheer for Jesus. They said, in one voice, crucify him. So, mga kapatid, yan ang pinakamasaklap na ginawa ng isang Panginoon. Gumawa siya ng mabuti, gumawa siya ng himala, nagbigay siya ng buhay, buhay na masagana, but his own rejected. Amen? So, 23, and the governor said, why? Bakit gusto niyo siyang i-crucify? Pinakain niya kayo, pinagaling niya kayo, binagyan niyo kayo ng buhay na walang hanggan, nangaral siya ng mabuti, mabuting balita, why you want to crucify? What evil he has done? So in all trials, he comes out blameless, wala siyang kasalanan, but they shouted all the more, let him be crucified. A shout of one voice echoing in the whole city, crucify Jesus. Tuloy natin, verse 27, chapter 27, verse 24 to 26. So when Pilate saw that he was gaining nothing, walang siyang magawa, but rather that a riot was beginning. So ayaw niyang mag-release ng verdict to crucify Jesus. He start rioting. His position being a governor to lead the peace and order in Jerusalem is in jeopardy. So pag sinave niya si Jesus, the crowd will riot and his position is jeopardized. Tiyak tatanggalin siya sa pwesto niya, nawawalan siya ng trabaho. Ayan. And sabi dyan sa, tuloy natin, but rather that a riot was beginning, he took water and washed his hand before the crowd. Washed his hand before the crowd, saying, I am innocent of this man's blood. See to it to yourself. Hugas siya ng kamay, kahit dahil wala siyang nakitang kasalanan si Jesus. And all the people answered, his blood be on us and on our children. So ang sumpa ng Diyos, inako nila, kinarga nila sa kanilang buhay, hanggang sa kanilang mga anak, sa kanilang apu-apuhan. And the curse of the Lord is with the crowd.
And sabi dyan, kasi alam nila, walang kasalanan si Jesus. 26, then he released for them Barabbas. Walang magawa si Pilate. Bumigay sa kanila. Nirelease si Barabbas ang criminal, binigay sa kanila, and having scourged Jesus. Kanina sa video, nakikita natin yung scourging. Doon sa video, ang hinahampas sa likod, nagkasugat-sugat ang katawan, and delivered him to be crossed. Everything about his death speak of his innocence. So when Jesus hanging on the cross, when he was dying there, Father, forgive them. This crowd who denounced, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi niya alam ang kanilang ginawa. Still, the sin of the crowd still forgiven because of the love of our Lord. Amen. Gaano man kasinlakay man ang barko ang kasalanan po natin, kasinlawak ng dagat ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang pagpatawad sa bawat. Amen. So all the accusation of the Jews and the attitude of the Lord and the hostility of the crowd, so those are the elements that speaks about the blameless, yung unguiltiness ng ating Panginoong Jesus. Last slide. This is the question that everyone, every woman, every man should answer. Sabi dyan, what will you do with Jesus Christ? What is your answer? What is your verdict? And your verdict, this brings you to your life and brings you to your destiny. Amen? If you choose Jesus, and the testimony is this, he who has the Son has life. He who does not have Son of God does not have life. That's why, choose life. Choose Jesus for your eternity. Amen? So, mga kapatid, sa mga hindi pa nagko-commit ng paglilingkod sa Panginoon, this is the right time. Choose to serve the Lord our God. And the promise of God, the expansion of your borders, the author of life, the author of the blessing, the one who gave us power to get wealth, is with you. Amen? Choose to serve the Lord. So let's all stand. Pwede ba natin awitin tong this song? Will let this song minister to us, to each and every one of us. So habang tayo nakatayo, habang tayo nakayuko, think about it. So nice ng Lord na tayo po lahat bilang mga ang anak niya ay maglingkod sa choosing to serve God is the best choice natin pong gagawin sa atin pong buhay. This is the right time. So this song describes the beauty of our Lord Jesus Christ. Bible describe that beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure. Gently call me into your presence.
raise our hand to the Lord. Yes, Lord. The Lord wants us to commit our lives in you. Habang ikaw ay nakapikit at nakayuko, kapatid, kung hindi mo pa kinukumit ang buhay mo sa Panginoon, kung ang verdict mo, kung ay choice mo, you choose the Lord, kasama niya ang paglilipot sa Panginoon. Nais ng Diyos na tayo bilang mga anak niya, those who receive Him, give them the power to become children. The God, the Father loves the Son. The Father loves the daughter. Panginoon, sa oras na ito, just follow me. Just follow this simple prayer if you want to commit your life to the Lord to serve Him. Sabihin mo lang mula sa iyong puso, God, this is the heart. Panginoon, maraming salamat. Kahit yung mga choices po namin minsan is against you, you still love us. You still running for us, Panginoon. At sa oras na ito, nice. Nabuksan ko ang aking buhay sa iyo, mag-commit sa iyo, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Lord, teach me.
mold me, use in your kingdom. Make me a people with a purpose. Make me a man, make me a woman that has purpose in life. At Panginoon, ang pangako mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami papabayaan. Sasamahan mo kami until the end of this age. So habang kami, sabi ni Diyos, o Panginoon, as for me and my household, we will serve the Lord. We will serve the Lord. At Panginoon, sa oras ng ito, kung mayroon kami mga kapatiran sa lugar na ito na may mga hinihiling personal, Lord, from your throne in heaven, nakatunghay ka sa buhay ng bawat isa. Kapatid, just see a word, see your request to the Lord. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, present your request, meet known to God now. Lord, ang iyong mga tinga ay bukas sa araw nito. The only hindrance sa aming pong mga panalangin ay ang kasalanan, Panginoon. Lord, salamat sa banal na dugo ni Jesus na siyang naglinis sa amin, pinatawad mo kami. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, we have this confidence, Panginoon, to have access to you in heaven. Lord, you hear our prayer this morning. Pagpalain mong bawat isa, yung kanilang mga finances, pagpalain mo ang kanilang mga physical body, Panginoon. Lord, you want each and everyone to expand our borders. Lord, financially, spiritually, relationally, physically, Panginoon. Lord, even our soul will prosper, will expand in the name of Jesus. Yung aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, yung mga ministry o naming mga hinahawakan, Lord, when we worship you will draw all men unto us. Maraming salamat. I-bless mo ang kanyang mga finances. I-bless mo ang kanyang mga relasyon. Lord, bind them with your love that cannot be broken. Every family, every husband and wife, in the name of Jesus. And Lord, kinakansela po namin ang gawa ng kaaway to separate husband and wife in the name of Satan. Get off. Take up your hands in the name of Jesus. These people are redeemed by the blood. They are, Lord, loved by the Lord in the name of Jesus. Lord, no ears have heard, no eyes have seen, no heart has conceived what God has prepared for you to those who love the Lord. Panginoon, hayaan mo ang mga nakatago para sa kanila, Panginoon. I-release mo, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, sabi na iyong salita, Mark chapter 11, verse 24, when we pray, believe that you have received them and you shall have them. Kapatid, receive the blessing of the Lord. Receive the answer of your prayer this morning. In Jesus' name, amen. God bless us all. Praise God. Praise the Lord. Praise God, at tayo po'y magwakas sa panalangin. Amang banal, marami pong salamat sa presensya mo mula kaninang umaga hanggang sa oras na ito. Panginoon, Lord, you are our Lord, the loving Father. At sa oras na ito, silyuhan mo ng pagpapala ang lahat ng aming narinig, ng iyong salita, the power of your word. Let them manifest, Panginoon, in our life, in our family, in our ministry, in their business. Lord, sa lahat ng kanilang mga sinasakupan, sa lahat ng kanilang mga influence, Panginoon, i-bless mo lahat ng hawakan ng kanilang kamay. The blessing of the Father, the blessing of the Son, and the blessing of the Holy Spirit be upon them in Jesus' name. Amen. God bless you all.